Ang basketball ay hindi laging nandyan, kaya ngayong iba habang may trabaho, invest agad para sa kinabukasan, para sa kanilang pamilya. May isang former Ginebra player po ang napapabalita ngayon na naghihirap na raw. At naging tambay, may isang subscriber tayo na nagtanong kung ano ba ang buong katotohanan sa kalagay ng former Ginebra player na ito. Tara, sabay-sabay nating alamin kung totoo bang naghihirap ang player na to at kung sino nga ba ang former Ginebra player na tinutukoy natin dito. Pero bago tayo magpatuloy, kung nais nyo supportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Hindi ako sigurado kung natatandaan nyo pa ang player na to, pero kung loyal fan ka talaga ng Ginebra, abay kilala mo na siguro to. Nagustuhan siya ng Ginebra dahil sa kanyang passing ability, speed at iba't ibang offensive capabilities. Siya si Rob Labagala. Si Robert Raymond Labagala ay tubong Bisaya kasi naman pinanganak po ito sa Talisay, Cebu. Nag-high school siya sa Cebu Institute of Technology University. Hindi niya akalain na siya pala ay magiging basketball player sa liit niyang 5'7". Parang sobrang average na nga niyan. Kung sa bagay, dyan ay nga 5'6". Siya naman ay unang nadiskubre no nagkolehiyo siya sa University of the East at dahil nga may kaliitan, lagi lang siyang binabangko tapos pinapalaro lang ng napakakonting minutes. Gayunpaman, nilulubos niya ang kanyang minuto sa pamamagitan ng kanyang offensive skills at hustle plays. Hindi maintindihan masyado ng UE kung paano gamitin ang kanyang abilidad kasi mas nauuna pa ang pag-underestimate sa kanya. Biruin mo, sa lahat-lahat ng player sa kanyang kupunan, siya pa talaga yung pinaka-kapiranggot na minuto. Pero nung nakapagtapos na siya sa Leo, naisip niya magpa-draft sa PBA. . 2010, maswerte naman siyang pinili ng Ginebra 12 picked overall nung napunta siya sa team na to. Kung gaano kaiksi ang playing time niya sa UE, mas umiksi pa po yan sa Ginebra. Nung time na yon, sobrang sikip na ng Ginebra rotation dahil sa dami ng guards. Bali, hindi niya maisiksik ang kanyang sarili dahil marami na sila. Sa kanyang debut game, siya ay nakakuha lamang ng 8 points laban sa Alaska at nagkaka-average ng 5 points per game. Nabigyan nga siya ng 14 minutes playing time pero bumaba pa nga ang average points niya, going down to 3.4 points per game na lang. Umabot naman po sila sa finals pero winali sila sa best of 5 series. Sa pagkakaalam ko, si Labagala ang oldest rookie ng kanyang panahon. Anyway, sa kanyang rookie season, napabilang naman siya sa all-rookie team at sa rookie blitz game, nabiyayaan siya ng rookie blitz game MVP. Pagkatapos ng tatlong season sa Ginebra Kings, na-trade siya patungo Barako Bull. Sa pagkakaalam ko, nag-rename ng franchise ang Ginebra, naging Ginebra San Miguel na. Tapos may revamping din ang nangyari, nagpakawala sila ng guards kasi masyadong loaded na. 2014, ang playing style ni Labagala ay kaparehong kapareho talaga ni Eman Monfort at nung na-trade siya dito, yung usual minutes niya na 3 minutes per game sa loob ng isang season ay hindi pa rin nagbabago. Grabing playing time yan, parang umutot ka lang yan sa court eh. Pagkatapos agad ng isang season, ay iniwan na siya ng Barako Bull Management. Isang buwan lang lumipas, kinuha siya ng isang caliber team, ang Talk and Text Drop and Texters. Hindi na niya inaasahan pa na mabibigyan siya ng magandang oras sa TNT. Kahit nagiinit siya sa bangko, pero naging quality naman ang kanyang panahon sa tropa. Dahil alam niyo ba, na bago siya umalis sa pagbabasketball, nakasungkit pa siya ng isang kampyonato sa franchise ni MVP. Pagkatapos niya makakuha ng isang title noong 2015 ay huminto na siya sa paglalaro at hindi na rin kinukuha ng ilang PBA teams. After nito, wala na ring balita sa kanya ang ilang PBA fans. May mga espekulasyon ngayon na si Labagala daw ay naghihirap na at tambay na lang daw dahil sa kawalan ng karera sa basketball. Pero ito mga kuisa, pinatunayan ho yan ni Rob Labagala na hindi po siya naghihirap at mas lalong hindi po tambay. Alam nyo ba na since nung tumuntong siya sa PBA simula sa unang sahod, nag-invest agad siya sa negosyo. Sa tanong na ano bang meron kay Rob Labagala ngayon at ano na ang pinagkakaabalahan niya? Siya po ay meron ng sariling bakery, ang pangalan Little Rob's Cake House. Hanapin nyo po yan sa Navotas mga kuis. Hindi lang yan, hindi porket walang magandang playing year sa PBA ay hindi na pwedeng magtayo ng sariling clinic. Meron din po siyang sariling klinika sa Navotas at marami ang dumadayo sa kanyang basketball camp na ang tawag ay Passion Sports. Balita ko, malakas pa rin ang bentahan ng negosyo niya ngayon. Ayos ba? Mga kuis,
Meron po ba kayong isang player na gustong malaman kung ano na ang buhay ngayon? Comment nyo lang yan sa baba at gagawa natin ang video yan. Hanggang dito na lang tayo. Salamat po sa panonood. Stay tuned dahil meron pa tayong shoutout. Ngayon po itatawagin ko ng mga nagpa-shoutout. Shoutout naman ako kay Ayumi's Kitchen, Vincent Wheels, Evren Jokno, Michael D, Gigi Sibum, Kagawad Kasakino, Jane Manankil, Modesto Ampong de Guzman, Alfredo Etang, Kerubin Pagtakan, Admon de Guzman, Ronald Barbosadad, Scout Ranger, Edgardo Torres at Kai, Virgil Toralba,